Hello po sa lahat. Naniniwala po ako na kaya po kayo nandito sa aking video dahil decided na po kayo mag-start ng inyong Kaiser. So, ito po yung step-by-step guide kung paano po natin magagawa yung pag-fill up ng form online dito po sa Kaiser. Pero, paalala lang po, kung sino po yung nag-send sa inyo ng link na to para po kayo ay mag-Kaiser, yung unang-una pong step, which is yung link na dapat po ay ibibigay sa inyo kung sino man ang inyong sponsor, hingin nyo po yun sa kanila. Pero kung wala po kayong sponsor, nakita nyo lang po itong aking video, napanood nyo po yung mga videos ko at gusto nyo na po mag-Kaiser online, ando po sa step-by-step guide, doon yung po makikita kung asan po yung link para kayo ay makapag-start. So, hindi ko na po patatagalin, mag-start na po tayo. So, ito po yung sa ating Kaiser online application form. Okay? So, ito po yung ating mga kailangan muna na requirements. So, syempre, andyan yung inyong given name, middle name, surname, birth date, age, email. Yung email po, napaka-importante po niyan. Okay po? So, ayan po. Dapat alam nyo po yung inyong height and weight, place of birth, nationality, syempre, gender, civil status, home address, home city, home state, home zip code, home country, mobile number, occupation, employer, employer address, TIN. Mas maganda po kung meron kayong, ayan, TIN. Tapos po, mas maganda kung meron din po kayong PhilHealth. Okay po, kasi po, ang Kaiser po kasi, kung pwede siyang maging parang combo sa PhilHealth, kung saan kapag kayo po ay in hospital, una po munang ikakaltas yung sa PhilHealth bago po ikakaltas yung inyong sa Kaiser. So, pwede pa kayo makatipid ulit. Okay? Siyempre, beneficiary. So, hanggang apat po yan. Yung primary po, yung kung sino po yung talagang pinaka-beneficiary na gusto nyo. Okay po? So, ayan po ulit. Pwede nyo pong i-screenshot. Yan. Okay? So, ito po yung step 1. Yung ating pong step 1, siyempre, kailangan nyo pong makuha, mapunta yung link dun sa Kaiser. So, ito po yung kailangan po na mga ilagay. So, ito pong link na to ay sa akin po ito, kay Mr. Pennywais. Kung sa akin po kayo magka-Kaiser, syempre. Pero kung meron po sa inyo nagpakilala sa Kaiser, sa kanila po kayo magpapa-sponsor. Okay po? So, ayan po yung kailangan na gawin po. Subukan po natin siya mabuksan. Pag binuksan nyo po, ganyan po talaga yung lalabas. So, ito po siya. Ayan. So, ayan na po. Diyan na po kayo mag-fill up ng form. Okay? So, balik po tayo dito sa example na. Sa date of birth po, importante po na unahin nyo po yung year, tapos po yung month, and then tapos yung date. So, ito po siya. Magbibigay po ako ng example. Yan. Pipili lang po ako kung saan ako malapit na taon. Unahin nyo po itong year. Kunyari, 1987. Date, tsaka po yung araw. Yan, para magawa po yan. Okay? Tapos po, pipinutin nyo lang po yung create code. Sige, gawa po tayo ng sample para mas madali. Huwag na huwag niyo pong kakalimutan na i-triple check yung inyong buong pangalan. Lalong-lalo na po yung inyong email address dahil yan po ay sobrang halaga. Diyan po kayo makaka-receive ng inyong username and password para kayo po ay makalogin online. Yan, para mas madali nyo po makita. Si sample. Tapos, email ko po, sample@gmail.com. So, create code. Ayan, pagka-create code nyo po yan, kahit saan pa po yan, desktop man or cellphone ang gamit nyo, ayan po yung inyong makikita. So, ito pong plan name na 100,000 or kung tawagin namin IK100, ito po yung naka-default na plan. Kasi hanggat maaari, kung gusto nyong millions kaagad ang pwede nyong maipon, kayo 100 po ang kunin nyo. Okay po? So, pwede po yan mapalit-palitan. Ayan, depende po sa inyong plan na kukunin. Okay? So, after po nyan, kunyari gusto nyo pong palitan, mas mataas kunwari, para po mapalitan po itong mga benefits details, tignan nyo po, kahit pinalitan nyo itong K150, K100 pa rin po yun nandito. So,
pipindutin nyo lang po ulit yung compute code. Yan, napalitan na po siya. Ayun na po yung details. Tsaka po kayo, mamimili kung ano po yung inyong terms or mode of payment na gagawin. Okay po? Siyempre, basahin nyo po muna yung mga benefits. Mas okay po kung babasahin nyo yung mga benefits. Yan. So, step 2 po, choose plan K100 or 100,000. Okay po, sabi ko nga po, default lang po yung K100. So, pwede kayong mamili. Pero, remember po, these 3 questions before choosing plan. Magkano ang benefit na gusto mo? Million ba? Kapag gusto mo, malaki, mataas na plan ang kunin mo dapat. And, magkano may income mo? Dapat depende rin yan sa income mo kung gusto mo na di ba baba yung lifestyle mo pagdating ng araw. Lalo na pag magre-retire ka na. Dapat kung malaki yung income mo, lakihan mo din yung plan mo, syempre. So, magkano ang talagang naiipon mo? Magkano ang kaya mong masustain, huhulugan? Okay, so, mamili po tayo, okay? Tandaan nyo lang po lagi yung sinabi ko. Kung gusto nyo ng million, malaking plan ang kunin nyo. Kung ayaw nyo mapalitan yung lifestyle nyo or bumaba, eh, taasan nyo po yung plan din ninyo para sa lifestyle nyo sa hinaharap pag kayo ay nagretiro na. Okay? So, ayan po yon. Choose your plan. Step 3 po, ayan po, compute po kung gusto nyo siyang palitan. Tapos, ito po yung ating mga plan na per age. Ayan, makikita nyo naman po yung per age. Okay? So, ayan, nakapula po yung K100 dahil yan po talaga yung aming nare-recommend. Alright? Step 4, pwede na po kayong mamili ng inyong payment kung ano pong pipiliin nyo po, kung monthly, quarterly, semi-annual, or annual. Ang annual po dito po sa Kaiser, maganda po kasi magkakaroon kayo ng additional na discount. Para po sa inyong peace of mind, hassle-free, and magkaroon kayo ng discount, piliin nyo po yung annual kasi po, instead na 12 months lang po yung babayaran nyo per year, madi-discountan po kayo ng 2 months. So, lalabas po, 10 months na lang po per year. And instead na 1 year po, discount, madi-discount kasi kayo ng 1 year and 4 months. So, lalabas po, nasa 5 years and 8 months lang po, parang ganun po yung inyong binayaran. So, makakatipid po talaga kayo ng malaki. Okay po? And take note po na every year po, meron pong 500 pesos policy fee. So, syempre po, kung 7 years po siya, 500 times 7, so meron pong 3.5 na policy fee. Pero, kada taon naman po 500, hindi naman po siya biglaan. Okay po? Maliban na po kung pipiliin nyo yung spot cash. Syempre, bayaran nyo na po yung pang 7 years. Right? So, pang step 5 naman po, ayan po, ito po yung lalabas na makikita nyo po. Yan po yung client application now. So, double check nyo po muna ulit. Okay po, kung tama po yung planning na napili nyo. Okay? Yung inyong pangalan, syempre, and last name. Age, at yung email po yung pinaka-importante. So, screenshot nyo po siya. Okay po. Tatandaan nyo po na ito po, sabi ko po dito, always remember po na sa lahat ng part ng i-fill up nyo po na form ay mag-screenshot po kayo or picturean nyo. Okay po? Mas maigi po na meron tayong soft copy para magkaroon man po ng problem or technicalities. Meron po tayong kopya. Okay? Ayan, screenshot nyo po. And then, click nyo lang po yung complaint client application now. Tapos po nun, lalabas po ito. Double check nyo po ulit. And then, click next. Yan, step 6. Ayan po, makikita nyo po, ito pong 0%, magiging 100% po yan. Ito po, di ba? 0%, magiging ano po yan, 100% kapag patapos na po kayo. Okay? Again po, sa date of birth, uunahin nyo po lagi yung year, tapos yung month, and then date. Tapos, magtatanong po sa inyo kung kayo ay PhilHealth member. Mas maganda po talaga meron kayong PhilHealth. Kaya, i-ready nyo po. Okay? Tapos, sa lahat po na magiging page, always remember po na pindutin nyo po yung resume later. Para mawalan man kayo bigla ng internet o data, yung pong inyo pong form ay naka-record na po.
naka-save na. Okay, after po niyan, pag na-save na po, pinitingin na po yung next, lalabas na po itong sa beneficiary. Yan. Pwede pong isa lang or pwedeng dalawa, tatlo, mas maigi po gawin yun ng apat. Basta ito pong unang-unang beneficiary, yan po yung makakatanggap if ever po na kayo po ay magpahinga, makakatanggap ng insurance, ng term insurance. Okay? Pag number 8 po, medical history. So, take note po, tinanong ko po ito sa mismong Kaiser, kung nagkaroon po kayo ng accident or opera, meron po kayong 2 years lang po na contestability period. So, kung mahigit na po 2 years yon inyong opera or aksidente, so, ano na po yan, mas na-approve na po kaagad-agad yung inyong term insurance. Okay po? So, ito po, read carefully. Ipula naman pong sakit. Inaw nyo lang po. And kapag meron po kayong nilagay na yes, kung ano man po dyan, maaari po maging NIB or no insurance benefits yung inyong Kaiser. Pero, wag po kayong mag-alala doon. Ibig sabihin lang naman po, no, for example, ang nilagay nyo ay meron kayong naging cancer before. And cancer po yung kinamatay nyo. Doon lang po mawawala yung insurance benefits. Pero, kunyari, ibang sakit naman yung ikinamatay nyo or kayo ay na-aksidente, may makukuha pa rin na insurance yung inyong maiiwan ng family. Okay? Pero kung yes po yung nilagay nyo, tapos hihingan po kasi kayo dyan ng mga medical records. So, kung clear naman na po kayo, ma-approve din po yung inyong insurance benefits. Okay po? And then, after po nyan, kiklik nyo po yung next. Ito po yung lalabas. Makikita nyo po to. Leave it blank lang po kung wala naman po. Okay? Yung pang number 9 naman po, again, resume later, then submit. Ayan. Wala po kayong kailangan sagutan dyan halos. Ikiklik nyo lang po itong box para ma-check po siya. Okay, and then, proceed po kayo sa next. Okay, ayan na po, submit na po. Patapos na po kayo kaagad sa Kaiser, tapos, hihingan po kayo ng electronic signature. So, tandaan nyo po na sa electronic signature po ay wala naman pong nakaka-perfect dyan. So, okay lang po kahit hindi masyadong perfect. And then, ilalagay nyo po yung inyong pangalan. Make sure tama po. Tapos, click nyo po yung I accept the terms of this agreement. Alright? So, ayan po. Lalabas po ito. Makikita nyo po. Ikiklik nyo po itong parang kulay light blue na next go to payments page. So, lalabas po ito. Pagpipilian nyo po ngayon yung inyong payment page. Tatandaan nyo po na sa payment page po, napipiliin nyo po sa payment part. Depende po yan kung anong payment method ang inyong gagamitin. So, meron po mas mabilis, meron pong mabagal. Okay? So, dito po, sabi ko po dito, yung Nura Cash po, para po yan sa mga IMG members lang. Especially sa mga kagaya namin na financial coach. So, BDO bills payment, hindi ko po siya masyadong nare-recommend kasi medyo mabagal po eh. Pero, pwede naman po. Pwede nyo siyang gamitin. Medyo mabagal po and mas mahirap po ng konti yung pag-process. So, kung sa Palawan Express naman po, ito po yung pinaka nare-recommend namin. Kasi, ano po yan eh, 1 to 3 working days lang yung process niya. And, ano po, maliit lang po yung fees niya sa Palawan. Kasi, kung IMG po yung transaction na gagawin, like Kaiser po, discounted po kayo sa Palawan Express. Okay? Money remittance po, hindi ko po siya nare-recommend. Bank deposit po, pang-apat po siya ngayon. Since nagkaroon po ng pandemic, bumagal po kasi yung pag-process sa bank. So, inaabot po ng 2 to 3 weeks. So, ayaw naman po namin na madelay ng ganung katagal. Siyempre, ayaw namin baka isipin nyo na kayo ay na-scam, etc. So, medyo mabagal po talaga siya. Once ko lang po ginawa yan, hindi ko na po inulit. Natagal po kasi. Ayan po, online bank transfer naman po, ito po, pwede naman po, just follow instruction carefully lang po. Tapos, credit card po yung pinakamabilis. Yan, credit card po yung pinakamabilis na within 24 hours lang po, minsan nga po, wala pang isang oras eh, active na po kagad yung inyong portal, okay? Yung debit card po, not recommended po, hanggat maaari, wag po yan ang inyong gamitin. So, ito po yung sa pag-choose ng credit card. Ayan. So,
Ito lang po yung mga kailangan nyo po. Siyempre, ilalagay nyo po yung inyong details. Tapos, make payment. Okay, dalawa lang po itong binigay ko example. Yung sa Palawan Express naman po, ito lang po siya. Sasagutan nyo lang po. Kompletuhin nyo yung details. Okay? Tapos, next step. Lalabas po ngayon ito. Yung tatlong box. Question po na may tatlong box. So, i-check nyo lang po yan. Ibig lang pong sabihin nga, lahat po ng details na nilagay nyo po ay inyo pong na double check or triple check na tama po lahat ng information and then submit. Tapos nyo po masubmit, ito po yung lalabas. Importante po na mag-screenshot po kayo kasi ito po yung kailangan nyo sa Palawan, yung receiver's name. Ito po yung example po dito, yung others, Y25U6N1IMG. Again, example lang po ito. Hindi po ito yung ilalagay nyo sa mismong ano nyo po, Palawan form pag kayo ay nagpunta na sa Palawan. Iba po yung ibibigay na receiver name kapag kayo po yung mismo nag-transact. Okay po? Every transaction po sa IMG, mapaano man po yan, Kaiser, IMG, Kaiser SubPay, magkakaiba po yan ng receiver's name. Okay po? Tatandaan nyo po yan, magkakaiba po ng receiver's name. Ibig sabihin, kada transaction po, kahit pangalawang hulog nyo na po sa Kaiser, iba po yung ibibigay sa inyong receiver's name. So, kailangan nyo po ulit mag-fill up para po sa SubPay. Okay? Hindi nyo po pwedeng ulitin yung dati nyong ginamit sa unang pag-pay sa Kaiser. Okay? Tapos po, pwede nyo po i-click ito, yung pre-filled. Pwede nyo po i-click yan. Lalabas po ito. It's either mag-open po automatically sa kung sa phone nyo or mada-download po siya. Ayan po yung lalabas. Nakasulat po lahat ng inyong details. Gagayahin nyo na lang po. Para pag napunta po kayo sa Palawan, nakaready na po yung kukopyahin nyo. Mas madali po. Okay po? So, yan po siya. Okay. Tandaan nyo po na kung sa Palawan Express po yung inyong pipiliin, ito po yung kailangan dapat po, Palawan Phone Shop or Palawan Express padala. Bawal po yung may nakalagay na authorized agent. Okay? Hindi po pwede dyan. At ito po yung mga discount sa ating Palawan. Yan. So, ilalagay ko rin naman po itong aking website na to na ginawa sa pag-fill up ng form sa description dito sa YouTube. So, punta lang po kayo sa description and i-click nyo po yung link na to para ito po yung inyong maging service guide. Mas mapadali po kayo. Alright, so congratulations po at kayo po ay policy holder na po ng ating Kaiser Healthcare. So, kung nakita niyo po yung aking video na very helpful, huwag niyo po sanang kalimutan na i-share ito, mag-like, at mag-comment na rin po sana kayo sa ating section box. So, huwag niyo rin po sanang kakalimutan na mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel and pakiclick na rin po yung maliit na bell para every time po na meron akong i-upload na bagong video, lagi po kayong updated. Huwag nyo rin po sanang kalimutan na i-follow yung aking Instagram and Facebook page. Doon din po kasi ako nag-upload ng aking mga teaser para mas sigurado po na updated po kayo sa aking mga i-upload na video. So, salamat po muli. Ako po si Mr. Penny Wise. Paalam!